Hi guys! For today's video guys, ay magluluto tayo ng pinakbet guys. So first of all, i-prepare natin ang ating mga kailanganin sa kusina like yung mga bawang, sibuyas, luya at kamatis. Yan po yung pinaka main ingredients po ng pinakbet guys. Isunod na po natin ang ating mga gulay na himayin guys. Ayan po. So himayin muna natin guys bago natin hugasan. So ayan guys, ready na nga ang ating mga kakailanganin sa pagluluto ng pinakbet. Ayan po, may bagnet po tayo guys. Yan po yung pinaka meat po natin ngayon for today's video guys para sa pinakbet. Nahugas na rin ng ating gulay. So kapag mainit na yung ating mantika guys, unahin natin yung bagnet. So yung bagnet guys is optional lang po siya. Pwede kayong gumamit ng iba po like yung karne ng baboy or yung karne ng manok or hipon lang. Pwede rin guys. So bagnet yung gagamitin ko ngayon guys. So ayan po, since galing siya sa freezer, kailangan ko siyang ilutuhin ng maigi guys. So ayan guys, kapag ako yung nagluluto ng pinakbet, inuuna ko yung bawang, sibuyas din, sunod na po yung luya at kamatis po guys. So ayan guys, gigisahin ko lang siya ng konti lang po para hindi siya ma-overcook. Ayan po. So the best din guys na igisa natin yung bagoong. So ayan po, mas mabango kasi yung pinakbet kapag naigisa yung bagoong guys, hindi siya malansa. And then ilagay na natin yung mga matitigas na gulay like yung kalabasa, and then sunod na yung mga gulay guys na iba. Kailangan nating magdagdag ng konting tubig guys para may sabaw yung pinakbet natin. Ayan po guys. Tapos kailangan din natin lagyan ng konting mahika. O, diba? Alam niyo ba yung kung anong mahika guys? Yan po ang nagpapasarap sa ating pinakbet. And then kapag okay na lahat yan guys, pwede na siyang takpan para ma-steam siya or maluto siya ng maigi guys. So paminsan-minsan guys, kailangan naman nating i-check yung ating niluluto. Baka wala na siyang sabaw. At haluin din natin siya para mag-incorporate yung lasa ng bagoong doon sa mga gulay.
Sa pinakbet guys, depende po kung ano yung gusto nyong pagkaluto ng gulay guys. Sa akin kasi gusto ko lang siya yung katamtaman lang. Hindi siya half cook, hindi rin siya overcook. Ayan guys, yung may nakakagat ka na ano, na medyo matigas. So ayan na nga guys, ready na tayong kumain. Ayan po, so ang ating diet for today's video guys ay no rice diet pa rin guys. So dinamihan ko yung pagkuha ng pinakbet. Ayan, tara na guys, kain na! Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, so for today's video guys ay charan! It's pinakbet. So ayan diba guys? So naglagay ako ng bugnet with pinakbet or pakbet with bugnet. Tama ba? So ayan guys, so since no rice yung diet natin ngayon, so ito lang yung kakainin ko for today's video guys. So ayan, naiinggit na naman si Sijang. So, syempre, may mga langaw-langaw. Syempre, eksena yan, guys. So, let's eat. So, maulan dito sa Blue Lagoon pa rin, guys. Wala pa yung meat niya, tainay. Go, manglilasing kang. Kung ano rin kung doon anam? Laki. Laki, maibos. May lasin kayo. Kada parian na ba? Tita? Nalaksamot aming ang parian. Ano yung utong lang kanya? Ang palaya. Ano yun? Dayo. Breaded pork. Thank you.
No.